Si awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mahapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mahapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglohog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Huyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asiras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayon may, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ni Saserdote Huyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ni Haring Hoas
ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Huyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito. Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabihin mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, darana sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan ko'y pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngayon,
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? O bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, sumakita ninyo ng higit sa lahat ang kaharian o ang paghahari ng Diyos at mamumuhay ng ayon sa Kanya ang Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pagninilay tungkol sa ating alalahanin sa buhay, ang pinapatungkol ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Sabihin niyo nga po, alalahanin. Sino po ang mayroong alalahanin ngayon? Taas ang kamay. Halos lahat naman sa atin. Kaya nga tayo nagsisimba kasi marami tayong alalahanin. Ito yung madalas nasa isip natin. Ito yung madalas laman
ng ating panalangin. Hindi po ba? At ito rin yung madalas na ating bukam bibig. Yung mga alalahanin, laman ng isip, laman ng panalangin, laman ng bibig. Pero, isa lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus. Sabi niya, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Marami sa atin, no? Nag-iisip, ano kayang uulamin? Pati yun, pinoproblema. O kaya yung iba, iniisip, saan kukuha ng makakain? Isip ng isip, paano na ang aking trabaho? Paano na ang aking negosyo? Kaya nga, sinabi pa uli ni Jesus, at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Marami. Nababagabag tungkol sa material na bagay. Kaya sinabi pa muli ni Jesus, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramtin. Makaikatlong beses na sinabi ni Jesus na huwag mabagabag, huwag mabalisa. Ibig sabihin, siya ang bahala. Huwag mabalisa, huwag mag-alala, siya ang bahala. Kaya nga, ang tawag ni Jesus sa mga taong nababagabag, nababalisa at nag-aalala sa mga material at kung ano-anong bagay, ang tawag niya, walang pananalig. Walang pananalig. Ito po yung realidad na nangyayari sa atin kapag ang dami-dami nating alalahanin, kapag puno tayo ng dalahin, nawawala ang ating pananalig. Dahil ang mas nangingibabaw ay ang ating alalahanin. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Isa lang ang pwede mong alalahanin. Isa lang ang pwede mong isipin. Isa lang ang pwede mong dalhin. At sana, hindi ito kayamanan, kundi ang iyong pananalig sa Diyos. Mag-ingat po tayo. Uso ang mental health issues and problem. Hindi po ba? Ang daming na-anxiety. Bakit? Kasi nawawala ang pananalig sa Diyos. Mas nauuna ang mga isipin. Mas nauuna at nangingibabaw ang alalahanin. Kaya nga sa panahong ganito, kailangan palalimin ang pananalig sa Diyos. Yun ang mas pagtuunan natin ng pansin para hindi mangibabaw ang alalahanin kaysa pananalig. Ito po yung gustong ipakita sa atin ni Jesus. Hindi natin kailangang mag-alala. Hindi natin kailangang mabalisa. Dahil Diyos ang bahala. Muli po, huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alala.
Dahil alam ng Diyos kung ano ang tunay mong kailangan. At kung hindi ka mababalisa, hindi ka mag-aalala, Siya na ang bahala. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging tapat sa ating pagdilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan, naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at mga alalahanin sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming puso sa mga bagay na mundong ng mundong ito, kundi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Naalag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan.
at iyong dinudulutan ang banal na pakikinabang. Ipagkalob mong kami, huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. To show me your will.
I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the unique joy of my heart. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang nariritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag ka nang mag-alala, dahil Diyos ang bahala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Pong Yesus Nazareno. Mahal na Pong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kalikasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo mo.